Magandang hapon sa ating lahat. Na ito update natin sa magiging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin nakakaapekto ang northeast monsoon o amihan sa bahagi ng northern at central Luzon. Dala pa rin po nito ang makulimlim na panahon na may kasama pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. Shear line naman ang magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela at Aurora. ITZZ naman nakaapekto sa bahagi ng Mindanao, ngunit nag-extend po yung mga paulan nito dito sa bahagi ng Sorsogon, Eastern Visayas, pati na rin sa may Caraga at sa may Davao Region. Sa mga areas po na aking nabanggit na mga karanas ng mga pag-ulan, ay pinag-iingat natin yung ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito naman po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ay asahan po natin ang fair weather condition, ngunit asahan pa rin natin yung mga isolated light rains o yung mahihinang mga pag-ulan o mga pag-ambon, dala rin po yan ng amihan. Dito na sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi pa na ating bansa, ay maging handa pa rin po tayo sa mga dagliang pag-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi, dulot ng mga localized thunderstorm. In the next 2 to 3 days, wala po tayong nakikita ng sama ng panahon o low pressure area na posibleng makaapekto sa ating bansa. Para sa magiging lagay na ating panahon bukas, sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, patuloy pa rin po sila makakaranas dyan ng makulimlim na panahon at may kasama po yung light to moderate na mga pag-ulan. Sa may Cagayan naman, or sa may mainland Cagayan, asahan pa rin po natin yung maulap na kalangitan, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog, dala po yan ng shear line. Ngunit dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay generally magiging maaliwalas naman po yung ating panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Ngunit paghandaan po natin yung mga dagliang pag-ulan o yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, pagsapit yan ng hapon at ng gabi, dulot po yan ng mga localized thunderstorm, na kung saan nagbibigay po tayo ng mga babala o mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Temperature range natin dito sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City, 16 to 24 degrees. Sa Ilawag, may kainitan sa 33 degrees na maximum temperature. Samantalang 30 degrees naman ang maximum temperature sa may Tuguegarao. Sa Legazpi City at sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees sa angkot ng temperatura. Sa Tagaytay, 22 to 31 degrees. At sa Puerto Princesa, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Visayas at sa Mindanao. Sa may Eastern Visayas, inaasahan pa rin natin bukas na magiging maulap ang kalangitan dyan at may mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Ngunit sa lalabing bahagi ng Visayas, pati na rin sa buong bahagi ng Mindanao, ay generally magiging mainit at maalinsangan na po yung ating panahon dyan sa umaga hanggang tanghali. At may mga chance lamang po ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at ng gabi. Ito ay dulot pa rin ng ITZZ at ng mga localized thunderstorm. Temperature range po natin sa Tacloban ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Iloilo at sa Metro Cebu, ang maximum temperature natin bukas ay 31 degrees Celsius. Ganon din naman yung inaasahan natin na maximum temperature sa Cagayan de Oro, 31 degrees. Samantala sa Metro Davao, 25 to 32 degrees Celsius ang agot ng temperatura at 25 to 33 degrees naman sa may Zamboanga City. Para po sa kalagayan ng ating baybayang dagat, nataas pa rin ang gale warning natin sa may Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kapag may gale warning po tayo, hindi po natin pinapayagang pumalaot dyan. Yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa inaasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible pa umabot sa 4.5 meters ang wave height. Sa nalalabing bahagi naman po na ating karagatan ay generally magiging banayad hanggang saktamtaman lamang po ang mga pag-alon. Para sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, hanggang Friday at over the weekend ay generally magiging maaliwalas po yung ating panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. At sa mga kababayan po natin na lalabas ng kanilang mga tahanan ay huwag na po kalimutan magdala ng payong dahil may inaasahan po tayo ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at ng gabi. 24 to 32 degrees agwat ng temperatura sa Metro Manila in the next 3 days. Sa Baguio City, all good weather po tayo dyan hanggang weekend at may posibilidad lamang po ng mga isolated light rains o yung pulupulo may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon, dala pa rin yan ng amihan. 15 to 24 degrees agwat ng temperatura sa Baguio City.
Sa Legazpi City hanggang Friday ay generally fair weather condition po tayo dyan at mga thunderstorms lamang sa hapon or sa gabi. Ngunit over the weekend po or by Saturday and Sunday, asahan po natin na magiging maulap po tayo maghapon sa Legazpi City at may mga kalat-kalat po yan ng mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. 25 to 32 degrees agwat ng temperatura sa Legazpi City. Sa Metro Cebu, wala nang po tayo naasahan dyan na malawak ang mga pag-ulan. Kaya generally magiging maliwalas po ang panahon dyan, lalo na sa umaga hanggang tanghali. At sa hapon at sa gabi naman, may posibilidad na madagli ang pag-ulan. 25 to 32 degrees agwat ng temperatura sa Metro Cebu. Sa Metro Davao, wala po tayo naasahan din sa Metro Davao na malawak ang mga pag-ulan. Kaya generally magiging maliwalas po, lalo na sa umaga hanggang tanghali. At sa hapon at gabi, asahan lang po natin yung mga isolated rain showers dulot ng mga localized thunderstorm. 26 to 33 degrees agwat ng temperatura sa Metro Davao. Ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lulubog sa yung 5:24 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 6:01 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay natin panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_PAGASA at bisitahin aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito po si Anna Claren. Magandang hapon.